Good day everyone. So this is Lecture Vlog kasama ang inyong lingkod na si Sir Jade. So our topic for today, it's all about elements of transportation system. So supposedly this is for the subject of transportation management, especially to all of my students in this course. So are you ready? Are you ready to listen? All right, I'm going to share now. All right. So this is all about elements of transportation system. All right. So it is very important that the transportation system in the tourist destination, without transportation, there is no tourism. Because from the definition of tourism, tourism is defined as the activities of person traveling to and staying in places outside the usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business, and other purposes. So from the start pa lang ng definition, talagang importante na ang pagta-travel. So paano sila makapag-travel in the tourist destination without transportation? Paano nila magagawing activity in a destination without transportation? All right. May transportation na going to the destination but without elements. So it is very important pa rin yung elements in a certain transportation going to the destination. All right. We all know that the transportation, it is essential for tourism. It is very important to the destination, meron siyang accessibility. Hindi mo masasabing isang tourist destination kung wala siyang access. Paano makakakuha ng market? Both local and international. So that is very important that the transportation system, especially dapat dito pala po sa Pilipinas talaga, maganda ang ating transportation network. Nung pagbaba pa lang sa airport, yung tourist, maganda na yung flow ng kanyang travel going to the hotel and going to visit the different destination. Sa mga di nakakalam, when we talk about transportation, it means to reach a destination and movement at the destination. From the transportation itself, nagpo-provide na ng accessibility going to the destination. Okay, so accessibility. When you talk about accessibility, it means to reach a destination and move. It is a convenient form of transportation going to the destination. That is all about accessibility, di ba? So dun pa nga lang sa transportation meaning pa lang, no? It means to reach a destination. That is a form of accessibility. And movement at the destination. How are you going to move in the different sites inside the destination? So now, I'm going to discuss the elements of transportation system. So this is lesson 2, actually mostly sa transportation management. Okay? Because transportation is very essential to the tourism. It is the most important sector in tourism industry because hindi masasabi yung tourism without this. Paano mag-generate ang income ng isang destination without transportation? Paano makakakuha ng market? Paano makakapasok ang pera from other destination going here in this destination or yung tinatawag na tourist destination from the galing sa mga generating areas? All right, so elements of transportation system. All right, so a learning objectives: discuss the different elements of transportation system. Describe the transport mode that apply to the elements of transportation system. Explain transport integration. So this is very basic, no? Very basic discussion about transportation management. All right, elements of transportation system. For flows to take place within a transport network, a transport system will be needed, no? Yung flowing ng travel inside that place in taking place, it's very important. Kaya kailangan maayos ang transport network. Ibig sabihin ng maayos sa transport network, maayos yung connectivity from each other from this destination going to this destination or from origin going to this destination. Maayos yung kanyang flow ng travel. Di ba? Eh, ito ang problema eh. Ito problema sa Pilipinas. Pagbaba mo pala ng airport, dapat may airport train tayo dito sa NAIA. Wala tayong airport train. You're going to ride MIA jeep or you're going to ride a bus. No, tatawid ka pa. It's not easy, di ba? So, or magta-taxi ka, di ba?
So hindi, kumbaga, hindi agad maganda, hindi maganda ano, hindi maganda agad yung image na ipinapakita. Eh, how about like in Malaysia, with experience in Malaysia, eh talaga naman pagbaba ko dun sa Terminal 1, sakay ako ng airport train going to the Terminal 2 and then going to the Kuala Lumpur City Center, at doon sa KLCC na yun, I was remembering nandoon na lahat, nandoon na yung pinaka interchanges if you want to visit Bangkok, if you want to visit Singapore, if you want to visit different places in Thailand, mabilis na yung flow ng transportation. So dapat maayos yung transportation system. Medyo hindi pa maayos ang transportation system natin, and although kahit papaano nade-develop na, especially the railway system. Okay, it's very important, no, yung transport, maayos na transportation system here in the Philippines. Like what like in Japan, there meron silang tinatawag the Japanese railway system, or that is called yung pinaka-famous Shinkansen nila, at maganda, talagang maayos yung flow ng travel ng mga passenger. So that's a good feedback to Japan. And of course, when I was in Hong Kong, I was experiencing the MTR train. So dun sa MTR, grabe, you're just buy only one ticket of train, and then you're going to visit yung Hong Kong. It's up to you kung ano ng mga station. It's easy. Palipat-lipat ka na lang ng train, hindi ka napipila ulit. Pila, punta ka na lang dun sa train na pupuntahan mo. According to Fox, one of the researcher, the four key elements in any transport system element, which are found in different combination to create a transport mode. Para mas ano po, mas maayos yung transport mode, kailangan po ng elements. These are the elements of transportation system. These are the basic elements, no, of transportation system. The way, daanan, ito po yung unang picture yung nasa bus. And then the terminal, pag narinig po natin terminal, it is yung mga airport, seaport, interchanges, like yung PTEX, that's the best example in Parañaque, interchanges terminal express. And then that's Parañaque integrated terminal express. And then the carrying unit, like yung rolling stocks ng train, kung paano nakakatakbo ng train kung wala siyang rails, no? And then the horsepower, yung energy or yung power po mismo ng makina or power ng isang hayop na para mapatakbo ang isang transportasyon. That is a motive power. So punta tayo sa una, the way. The way is the medium of travel along which transport vehicle travels. Lalo na mostly, ang the way po, ito yung daanan. Daanan po, paano makakapunta ang isang transportation going to the destination? Paano nyo matatransfer yung passenger or goods from one place to another? So kailangan po meron pong daanan. Kung walang daanan po, eh paano yan? Paano makakapunta? Di ba? That's very important. Important thing, yung may way, may daanan, no? Paano makakapunta doon sa destination? It is very important. Actually, pag sinabi mong way, mostly famous din yung mga highway roads na sa mga land transportation, katulad po nito. Yan yung roads na yan, pero parang bridge road yata yan, eh, no? Yung mga roads, but the problem in sa mga roads and highways, ano po yan, traffic, no, lalo na kung congested, no, traffic ang nagiging ano niyan, pero that is called artificial, no, katulad na lang po nung ginagawa pong bridge or parang bridge na magiging expressway from Cavite to Bataan. Yun yung parang pinaplano ngayon ng DPWH, Department Public Works and Highways. Actually, the government itself, sila po ang nagpaayos ng mga kalsada or para magkaroon po ng connection with each other. Kung hindi man kalsada, bridge na from this province to another province. No, marami nang kwento mga ganyan. Marami na pong mga story na magaganda ganyan. At itong inaabangan ko talaga, yung Cavite to Bataan na bridge na matapos, because it's easy for Cavite to access the Bataan. So magandang market 'yon. Tataas ang market demand sa Bataan. Maraming papasya sa mga attraction sa Bataan, as well as yung mga taga Bataan or mga taga Central Luzon. There are easy to visit the region for a, especially in Cavite. Okay, so maganda 'yon. And then when you talk about railways, ito po yung railway, so katabi. So railways po, ito po yung mga rails, no? Normally yung mga LRT, MRT,
So dadaanan nila Riles, pero yan ay by rolling stock ang ginagawang ano niyan. Yun yung nagiging daanan, yun yung daanan ng mga tren. And then tramways naman and cableways, normally pag tramways and cableways, ang tramways para siyang may maliit na Riles, tsaka meron siyang cable. And cable cars yung mga kable naman. So yun yung kanilang parang pinaka Riles, no? So cable car, kilala to, cable car sa Singapore, meron din yan sa Hong Kong. Actually, I was experiencing that. You're from this island, going to this island. Or example, you're going to this mountain, bababa ka ng mountain. So by riding a cable cars, o mga using the cableways. Okay, natural way naman, air or water. Of course, pag air, this is for airplane or any aircraft po. When you talk about aircraft, yun po yung aircraft. This is the most tangible asset of an airline. Yun yung pinaka-tangible asset airline. Of course, the best example of aircraft is an airplane. Or another one, helicopter. Helicopter. Okay, so water naman by ship, like cruise ship and mga ferry. Okay, by water. Ang water, pwede po sa ocean, through oceans, like mga cruise ship. Normally, yung mga cruise ship noon, like Titanic, like mga Mauritania, Titanic, Mauritania, they were nagsisailing sila through Atlantic Ocean, through North Atlantic Ocean, especially sa Southampton, UK to New York, ganun ang daan. Okay, ngayon mostly yung mga ship ngayon dumadaan na through Caribbean island destination or mga Indian Ocean na and mga Pacific Ocean. So, mga Trans-Pacific na. Dati Trans-Atlantic. Okay? Mga Trans-Atlantic route na. Noon yun. Ngayon, mga Trans-Pacific or Trans-India na. Anyway, another one, ang water, pwede rin sa mga river, like mga barge, mga... And then, meron din sa dagat, mga ferry or mga island, island to island. Okay? So, another one, combination of the two, inland waterways. Meron na rin pong mga sasakyan po na pwede po sa dagat, pwede po din po sa lupa. Meron din mga seaplane, meron na rin sa air tapos sa sea. Meron na rin pong ganung mga transportation. So that is a combination of two. So that is the way. Okay? So it's easy. The way is the medium of travel along which transport vehicles travel. So if you have any idea pa about the way or mga example, please comment below. Okay? Next one, the way has a number of important features. A natural way is effectively free yan. While if the way has to be provided artificial roads, for example, a cost is incurred. Kasi minsan nilalagay nila ng toll gate. Magbabayad ka sa toll gate, tapos para makadaan ka dun sa ano na yun, sa roads na yun. Kumbaga, that is a government project. Tapos yung doon for sustaining the play to sustaining that road or sa tax, di ba? So that is a sa mga toll gate. Okay? Normally pag natural way free yan. Pero hindi po lahat pwedeng dumaan sa atmosphere natin o sa air. Hindi lahat ng eroplano po. Kailangan po meron po muna ng diplomatic relationship between the two countries or bilateral agreement. Okay, hindi lahat may freedom doon makaano sa atin kasi that's part of our national territory. So dapat po meron munang agreement or multilateral agreement ang mga country before they entering here aerial domain natin. If the user shares the way with other costs are shared, whereas if the carrier is the only user, then they bear all the costs of the way. So that's the additional na lang. Vehicles on roads and boats on inland waterways are controlled almost exclusively by the drivers or the operators. Of course, the roads, vehicles on roads, of course, mga drivers po nag-aano niyan. Or sa tourism, may tawag tayo sa mga car-rental, yung chauffeur. Or sa boats naman, mga operators po, na dating minsan, mga dating fisherman yan. Ngayon, sila na yung like, yung kwento ko sa Batangas Port going to Puerto Galera, na dating mga fisherman na nag boat operator na lang from Batangas Port going to Oriental Mindoro, especially in Puerto Galera. Organizations independent of the carrier usually manage the way.
Of course, the different organization, normally the government. Here ang nagmamanage ng natin Department of Public Works, Department of Public Works and Highways with the collaboration with the Department of Transportation. Especially yun ang nagpapaganda ng proyekto natin DPWH, which is government project. And also the minsan yung local government mismo. Transport routes do not occur in isolation from the physical economic condition prevailing in different parts of the world. So hindi lahat ng mga ano ng isolated area po ay ano depende po actually pet ito transport do not occur in isolation from the physical economic condition prevailing in the different parts. Actually depende sa destination, kung isolated yung area na yan or isolated po, it's up to them if they want to have the supply of transportation on that. So basically doon pa rin yan sa decision ng pinaka-government. Depende kung ano po yung pwedeng roads doon, kung ano talaga, kung ang route noon ay by sea or by land. Okay? Some modes of transport have restricted way which automatically channels movement. So minsan may mga way po na hindi pwedeng daanan po because of the may pinapangalagaan doon, may protected area or anything. So kumbaga may route at silang sinusunod or meron silang pinaka-channel po na sinusunod po or channel movement, which is yun po ay policy o ordered by the kung sino man yung government bodies na gumawa nun. And then the terminal hubs and gateways are important for access destination. When you talk about terminal, it gives access to the way of the user. So pag sinabi mo terminal, ito po ay terminals, the hubs, and gateways. Gateways is the major port used by traveler to enter the country. It is a major port used by traveler to enter the country. Pag sinabi mo pong gateway, hindi lang po yan airport, but also seaport. So example here in the Philippines, our major gateway is the NAIA terminal, NAIA, Ninoy Aquino International Airport. So meron po tayong four NAIA, NAIA 1, NAIA 2, NAIA 3, NAIA 4. NAIA 1 for international airlines, NAIA 2, that's the terminal hub for Philippine Airlines, Terminal 3, this is for Cebu Pacific at some of the international airlines. And then terminal po that is called Manila Domestic Airport, which is for operated by the Cebgo, Air Asia SES, SkyJet, and other domestic airline. All right. So this is important access. Without this, paano sila makaka-access going to the destination? Okay? So, pag sinabi mo sa terminal, number one, airport agad ang pumapasok. Pero pwede po yung in a form of ganito. Mamaya, tuturo ko. Terminal gives access to the user and acts to limit to the capacity of routes through, for example, sport slot control. O yun. Hindi naman po lahat ng mga user ay makakapasok po. May mahigpit po, lalo na sa airport. Opo, meron pa sila airport slot control. Kumbaga, para makapasok ka dyan sa airport, you're going to book in airline. So kung meron kang kung meron kang ticket, makakapasok ka, makakapag-travel ka. Makakapag-check-in ka doon sa check-in counter doon sa airport, okay? Terminal can also act as interchanges between different travel modes, allowing travelers to transfer. So example po, mga interchanges po mostly yung mga magta-transfer ka, interchanging, mag-interchange ka ng sasakyan, mag-interchange ka ng daan, that is interchanges, no? Pag sinabi mo pong interchanges, that is all about between different transport modes and allowing transfer to travel. Okay, so that is all about interchanges. Okay, so All right. Another one, when you talk about transport interchange, meron po kasing tinatawag ng mga types niya, no? Okay, mga types po ng interchanges po. Okay. So by the exchange all right. Lang.
So actually, at interchanges, no, it is a transport hub. It's a place where people and cargo are exchanged between vehicles and or between transportation modes. So kumbaga, hindi naman pwede kasi yung isang transportation dire-diretso, no, doon sa destination. Kumbaga, may interchange ka doon kung magpapalit ng transportation, no? Or katulad po ng mga public transport interchange means a facility allowing commuters to transfer between different modes of public transport. That is all about interchanges. Like sa public transport po, 'di ba, katulad po sa jeep, 'di ba, katulad sa jeep po, 'di ba, Baclaran to Sukat, Parañaque, doon sa Sukat Parañaque, hindi ka pwedeng demerits, hindi ka naman pwedeng agad Baclaran to Binyan. Syempre may sasakyan ka doon. Doon sa sukat, may bagong sasakyan doon. That is called interchanges. Or minsan sa mga terminal yan, terminal exchange, terminal po. Sa mga terminal, pupunta ka doon sa terminal na yun para makabiyahe ka sa susunod na ano. So hindi naman pwede kasi meron pong limit yan. May limit po yung way. Hindi po pwedeng, kumbaga, parang teritoryo yan, hindi pwedeng dire-diretso o Baclaran to Cainta. Hindi pa pwede yun. Kumbaga marami kang interchanges na babaan bago ka at sasakyan. Maraming sasakyan na ano. So that is good for ano, example na talaga sa mga computer. The design of the terminal depends heavily on the type of journey and transportation involved. Okay, so when you talk about terminal, ang design ng isang terminal po, depende po yan sa type of journey at kung ano yung mga transportation involved. Natural, kung katulad po ng ano, dun sa may PTEC, sa Parañaque, of course, mga ano yan, ang mga involved yan ay mga bus transportation or mga iba pang land transportation na which is near in Metro Manila or from going to the south or meron na rin going to Baguio. Depende yan sa anong types ng journey. Of course, yung airport, more on airplane po ito. More airplane po ang transportation na involved. Pag mga port naman, mga seaport, syempre mga cruise or mga shipping lines. Yun. So yan, this is Terminal 2, which is hub po ito. Hub po ito ng Philippine Airlines. So actually, meron niyang mga ruta. Example, Manila to Singapore, Manila to Bangkok, Manila to Hong Kong, kung saan-saan pa. Ibig sabihin, yun yung ruta from ito, galing dyan sa Terminal 2. Yung mga ruta niyan. Ibig sabihin, yun yung spoke. Ito yung hub. Ito yung spoke. Kumbaga, hindi naman pwede kasi dire-diretso kung ano yung, ibig sabihin ko, yun lang yung, kumbaga, yung mga airline din doon, may biyahe din dito. Okay? Sa Manila. Or pwedeng in a form of bus terminal. Lalo na, if you're going to, pupunta ka sa Dao, Pampanga, syempre, mostly, or sa mga probinsya, mostly, meron yung sakayan sa may Pasay, meron yung sakayan sa may Cubao. Normally, Cubao talaga. No? Example, pupunta ka sa Dao, Pampanga. So, sa Cubao talaga yan. If you're going to Naga, sa Sorsogon. So, talagang mga provincial bus. No? So, yan. Normally, sa Cubao, marami dyan. Talagang pagpupunta ng probinsya. Lalo na kung kahit kung using, going to Maharlika Highways, papunta ka ng Samar or papunta ng Damo, meron na rin mga biyaheng ganyan. Kasi here in the Philippines, meron tayong tatlong uri ng national highways like North Luzon Loop, pang norte yon. Meron din tayong Strong Republic National Highways, pang east, western part of the Philippines, pero nakadadaan po yun sa Roro. Kumbaga, co-connect yun sa Roro, yung roll-on, roll-off sa Morrisley, sa Batangas Port. And then meron naman po tayong Maharlika Highways, eastern side of the Philippines. Naiintindihan po ba? Ay, sorry. Kala ko nasa klase. If you're listening, thank you. And of course, ito, the best example sa ibang bansa naman tayo, Port Canaveral. Yes, in Orlando, Florida. So, Orlando, Florida, in Port Canaveral, this is the port of embarkation and debarkation of some of the famous cruise ship going to the Caribbean. Yun, in Caribbean, especially yung Disney cruise line like the Disney Dream and some of the cruise ship from the Royal Caribbean International. So, sa Port Canaveral. Okay, going to Caribbean. So, yun na yung mga port of calls. And sometimes, yan din yung port of
debarkation because kung mga round trip ang biyahe. Ganun. Carrying unit, this is the actual transportation media. Hindi makakatakbo ang isang vehicle kung walang nagpapaga na nagpapaandar. That is the vehicle which facilitates the movement. Each type of way demands a particular type of carrying unit, like aircraft or the air. Diba? Paano makakalipad ang aircraft kung walang air? Diba? Kailangan may air yan. E kung nung araw nga may saranggola tayo, paano mapapalipad sa saranggola kung walang air? So ngayon, kailangan may air. Alam nga namang doon niya duman sa lupa. Doon duman niya sana, hindi yung bagay. Kumbaga kailangan each type of way demands a particular type of carrying unit. Kumbaga ito yung unit kung saan pinapaandar niya yung isang sasakyan. For waterway, boats, for waterways. Natural, alam nga namang yung boat, paliliparin mo. Siyempre doon yan sa dagat or sa karagatan or sa river. Basta any waterways po. Cars, buses, coaches, and other vehicles for the roads. Kasi gulong, alam nga naman sa area yan, mapapalipad ba yan? Alam nga naman sa water yan, hindi na lumubog yan. Kumbaga may kanya-kanya po silang dinadaanan at kung yun yung daanan na yun, kung saan yun yung nagpapaandar sa isang transportasyon. Rolling stocks yun yung release mismo na ginagamit sa mga tren. Each carrying unit has distinctive cost and specification. Aircraft, for example, have to be designed to particularly high specification to ensure safety and therefore cost. Eh, syempre, yung aircraft, magastos yan, malaki po ang, matindi po ang engineering niya, matindi talaga ang pag-create ng isang aircraft. Mostly Airbus and Boeing company ang gumagawa ng ating mga airplano. Mostly mga airplane. And then yung mga maliliit na mga kumpanya na. Okay? So magastos. Pero kasi it is very important to ensure the safety and security ng mga passenger. At bago lumipad ang isang aeroplano, it should be certified. Kailangan meron niya certificate of airworthiness nang galing sa ICAO or ICAO. ICAO. No, ICAO, ICAO or International Civil Aviation Organization. Here in the Philippines, yung mga aircraft dito, lalo na sa mga flying school, sa mga airlines, hindi basta-basta pwede ilipalipa rin yung kanilang aeroplano. Kailangan niya na mayroong certificate of airworthiness ng CAAP. Kasi yung CAAP na yon standard by the ICAO or International Civil Aviation Organization. Yung CAAP, that is Civil Aviation Authority of the Philippines. Alright? Hindi pwede-pwede yan. Ngayon, kapag ang isang aircraft ay na-approban at nabigay na ng airworthiness, certificate of airworthiness, this is the time na magiging part na siya ng aircraft for operation ng isang airline. At kung example, ang Cebu Pacific, meron siyang 50 aircraft na ginagamit for operation. Ibig sabihin, yung 50 na yun yung tinatawag na fleet. No? Foxtrot, Lima, Echo, Tango. Fleet. Okay? Ibig sabihin, yun yung inaprobahan ng CAAP. Any more question? Na carried away. Okay, so ito po, this is rolling stock. Yan. Yun yung carrying unit yan. Pero may release po yan. Without release, hindi makakatakbo itong Shinkansen train or itong bullet train. So ito yung roads. So ito po yung dinadaanan ng mga road transportation like cars, buses, jeepneys, pwede rin kung merong kung pwedeng daanan 'yan. Pero sa ibang bansa, yan, ang ganda ng ganyang uri ng highway tsaka mga expressway, no? Motive power naman, it is what makes the carrying unit move. Oh. Natural power. Oh, meron nga daanan. Meron nga yung tamang ano, yung meron nga silang carrying unit. Kung saan yung nagke-carry sa sasakyan, nagke-carry dun sa transportation going to the destination. Pero wala naman yung nagpapatakbo. No, wala naman yung nagpapatakbo. Mahirap pa naman yung walang nagpapatakbo. No, kailangan may nagpapatakbo ng buhay. Parang buhay lang yan. Dapat may nagpapatakbo ng buhay. Parang buhay na buhay. Dapat you are motivated and inspired. Alright. So by the way, so natural power, natural, like yung mga karwahe or karitela or karitkalesa. Siyempre, nagpapatakbo niyan. Yung power ng kabayo, horse-drawn carriage, that is natural power. Steam power, nung araw po, steamship. Usong-uso dati mga steamer or mga steamship nung araw, mga Titanic, yung mga Britannia nung araw, mga 1800s pa, no? That is called
classic ocean liner na pinapadaan, mga steamer or mga steamship. Ibig sabihin, pinapaandar ng uling. Uling ang nagpapaandar. Ngayon, may mga makina na. Internal combustion engine sa mga air transport, sa mga kotse, so on. At jet propulsion sa ano yan, sa mga it provides aircraft speed and range yan, mga sa mga jet, sa mga ano, sa mga airplane. Nagpapatak, pinapatakbo din yan, yung mga jet propulsion. Okay? So by the way, ammunited power po, because of the technology, is closely linked to the tourism development. Ngayon, kung ang isang nade-develop isang destination, kapag mas develop ang destination, nas nag-evolve din ang transportation. Lalo na kung mayroong teknolohiya na involved. That is called industrialization. Nung nagsimula industrialization, yan, industrialization, mas nag-improve ang mga technology nung araw, mga 1900s, mga 19 something, hanggang sa na-involve na yun, patuloy-tuloy, because yung isang bansa, patuloy na nag-modern. Eh, lalo na nag-develop din ang technology. So, na-develop din ang transportation. Na-develop din yung motive power ng isang transportation. Na yun. Diba? So, dati kung ang isang kotse noon ay pinapaandar lang ng uling, ngayon pinapaandar na ng makina. Basta susunod, dumilipad ng kotse. Diba? So, kung dati pinapaandar lang yung ship through air, no? Tapos, nagkaroon ng mga steamer, baka ngayon, internal combustion na. Okay, napaka-modernist na, may mga mega ships na ngayon. So doon, because of the tourism development, or ano na rin, because of the progress progress ng mundo, at nag-progress din ang technology, nag-progress din ang motive power. At depende po yan sa isang destination, if they're going to develop their transportation system, yung motive power. Katulad natin, wala pa tayong bullet train, no? Kahit Shinkansen, meron lang tayo LRT. Panahon pa ng ano yun eh. Pinaglumaan ng mga Hapon. Motive power combines with the way and the core unit to determine speed, range, capacity, transportation mode in question. Okay, by the way, ang motive power, kasabay niya ang way at yung pinaka-carrying unit para makatakbo ang isang transportation. So ito po, of course, ang isang kalesa po, hindi mapapatakbo kung wala pong kabayo. Kaya ang kabayo, kailangan niya ng damo. Kasi yun yung pang-akit ng taglay ng isang kabayo para makatakbo at makahila yung isang transportation. Normally, meron pa rin na ngayon, may mga kalesa tours pa rin dyan sa may Intramuros, sa may Rizal Park, sa Bigan, meron din. Sa Japan, ito po, yung tinatag na rickshaw, ito po sa Tokyo, meron din sa Sapporo, using the rickshaw. Na ganyan po, yung mga babae, minsan mga babae or mga lalaking, mga Japanese, yan ang ginagawa. Ma-travel train yan, grabe, no? Ang hirap niyan, no? Grabe, tao yung humila. Actually, nung panahon ni Rizal, nung siya ay nasa Japan, nakita niya tong rickshaw, hindi niya nagustuhan. Although magandang Japan nung araw, panahon ni Jose Rizal, pero ito lang yung hindi niya nagustuhan, itong rickshaw. Of course, internal combustion engine ang nagpapatakbo sa isang airplane, and with the jet propulsion, it provides aircraft speed and range. Yan yung tinatag na jet propulsion. And then, control and communication system. Of course, through which safety is ensured and those involved are kept informed. For safety reasons, aircraft are subject to air traffic control system, which monitor not only to take off and landing but their movement while airborne. Similarly, railways are subject to control system, traditionally referred to as signaling, but usually far more technically advanced than this suggests. It is the system which make air rail relatively safe in terms of accidents per passenger kilometer. Okay, so control and communication system. Siyempre, kailangan po may control system po. Like sa aircraft po, meron silang air traffic control system, no? Which monitor yung take-off and landing, para hindi po magsagasaan dun sa ano, dun sa may sa ramp area ng what do you call this, ng airport, yung pinaka ano po ramp area, tsaka dun sa taxiway. Kumbaga, kailangan meron pong magandang communication system, yung communication tower ng airport
plus yung communication antenna ng pilot. So kailangan merong ano, for safety reason, kasi kailangan i-check nila na mag-check ng airport mismo yung mga lumalanding at magte-take off. Lalo na dito sa NAIA, iisang ating ano, ang isa ating runway. So sino yung bumababa sa runway, syempre magkakaroon ng ano yan, magkakaroon ng congestion doon sa may ramp and taxiway area. So kailangan nakokontrol. Okay, yung movement ng ano, yun nga lang yung problema pag congested yung biyahe, nagiging congested lalo na kung yung airport ay busy at maraming lumilipad, umaalis. So yun yung nagko-cause ng delay ng flights. So similarly, railways are subject to control system. May control system yan. Of course, hindi pwedeng sunod, kumbaga may signaling yan. May signal yan. Example, oh, eto muna yung train na pupunta dito, pupunta sa station na to. So, hindi pwedeng magkaano yan, magkasabay yan. Kailangan, mauuna itong isang train, pag nakalayo-layo na yan, doon natatakbo yung isang train. Kasi hindi pwedeng ano yan, magsabay, hindi pwedeng abulin yan. Siyempre, magkakaroon ng aksidente. Kailangan meron pong signaling at nagko-control yan. The purpose of control here is to improve safety and restrict movements. Yun, yung restrict movements ng transportation. Once we are there, through traffic lights. Yun, katulad ng mga traffic lights, yan yung nagko-control para may ano, para nagko-control sa flow ng biyahe, no, para maiwasan po yung mga road accidents. So kailangan ng mga traffic lights, roundabout speed limits, kailangan din ng mga speed limits and so on para ma-improve yung safety and yung restrict movements ng mga transportation. May mga speed limits kasi para maabot yung accidents. And skill management and staff, they bring the element together. Katulad sa airplane, no? Kailangan ng piloto. At yung pangalawang piloto, pero ang tawag dyan first officer. So, hindi mapapalipadag isang aeroplano kung yung isang pilot hindi marunong magmanage. Kailangan talaga, mahigpit yan, mahigpit ang training. Mahigpit din ang exam yan. Kailangan meron silang specific na hours of flight bago sila maging isang piloto. Or ma-promote to pilot or first officer. So, it is easy to underestimate that just the number of personnel involved in the major transport business but also the complex management. So, kumbaga, kailangan lisensyado. Lisensyado yung nagmamaneho niya. At lahat ng mga staff na involved, like flight attendant, they are involved in the transportation, mga conductor sa bus, or train conductor, mga ganon. So, they are skill management staff na kailangan po para mas maganda ang transportation, yung pagbiyahe ng isang passenger going to origin to the destination. Transport modes, according to Boniface and Cooper, state that each transport mode has different operational characteristics based on different ways in which technology is applied in the four elements of transport. Siyempre, yung transportation, may kanya-kanyang operational characteristics. Iba ang operation sa airplane. May iba ang operation sa sea, sa mga sea transportation. Iba ang operation sa road and rail. No? And ina-apply dito yung technology, no? Technology determines the appropriate needs of the mode of particular type of journey, which is correct. Of course, some modes overlap in suitability for the needs of travel, and this may lead to competition between airlines and surface transport operators, some modes such as London to Paris. So katulad po nga, nagkakaroon talaga ng competition na minsan nagiging kalaban na po ng airplane yung sea. Or pwedeng makalaban ng airline yung rail. Kaya nga hindi siguro na de-develop yung rail system natin din. Dapat meron na tayo Manila to Cebu, Manila to Davao na rail. No? Dapat meron tayo ngayon. Hindi kasi malulugi yung mga airline kasi mas maraming sasakay ng train. Kaya ngayon yung matindi yung competition doon sa Europe kasi meron doon Eurail system. Yung mostly yung mga travelers, yun na lang po yung mas mure than to the airplane. Okay, so nagkakaroon ng competition between airlines and the surface transport company. That is transportation modes. In other case, transport modes are complementary. And I already discussed that. Transport integration, an important issue for transport planner is to provide smooth transport between transport modes. It's a common to find a lack of integration between modes in terms of poor coordination between operator's timetable and physical settings of terminals. Integrated transport systems are therefore an ideal solution, although in practice they are expensive to deliver. So transport integration, ibig sabihin, importante ito sa isang transportation network.
transport integration. So that, yun nga lang, lack of integration, katulad sa mga operators, yung maayos sa timetables, hindi sila nagkakasundo-sundo, at yung physical setting ng terminals. So dapat, integrated transport system na kumbaga, nagko-combine yung air, land, and sea. Katulad ko, nung pag ako'y bumaba sa airport, dapat, pagbili ko ng ticket sa airline, yung pupuntahan ko, kailangan tuloy-tuloy na rin yun. Tuloy-tuloy na yung biyahe. No? Example, nung bumaba ako doon sa isang airport, meron ako sasakyan na bus. No? Bus na agad going to that city center. At doon sa city center, pwedeng may ano doon, ganyari, meron doon sa Manila Port Harbor, meron doon sea going to that destination. So, kailangan maayos yung flow. So, pag maganda yung transport integration, maganda din yung transportation network. Okay? So, yun yung nagiging lack of integration pa tayo. Hindi pa maayos yung integrated transport system natin. Although, ang yung na-apply ito normally sa mga bus talaga. Sa mga public transportation like bus or mga provincial bus. Kumbaga, inahatid na itong bus going to this terminal and then sasakay sa bagong terminal. Okay, so yun lang. This is all about the elements of transportation system. So if you have some any questions, so don't hesitate to ask me by chatting or comment in the comment section. So thank you and please subscribe my channel, Jadefortis TV. And do not forget, like, share, and subscribe. Okay, so that's all. Thank you very much for listening. I hope you will learn, natuto kayo regarding sa transportation, especially in the elements of transportation system. So that's all. Thank you and goodbye.